nagpapakita ng suporta sa advocacy na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito nga dapat na gayahin natin. Pwedeng gayahin yan, ha. Huwag kayong mahihiyang gumaya. Pagka maganda, gayahin nyo na. Hindi naman nakakababa ng dignidad yung manggagaya. Para wala nang offline backlash, para dun sa mga poster, mga streamers, para wala nang backlash at wala nang kalat sa kalsada. Wala na, walang ganun si Speaker Alan. At ito para mas lalo tayong makatipid. Ha? Na makatipid sa krudo at hindi na tayo makadagdag pa sa pollution. Yeah. Bisikleta ang kailangan. Yun. Ito Ariel, Loretta. Ang dami nang gumagaya sa'yo. Hindi mo nga naman yung pinasinimulan na yan ni Tito Ariel. Ano? Oo. Panahon pa ni Marcos talaga yan. Ngayon, balik na naman. Babalik na naman si Marcos. Yan ang kailangan natin. Pupunta muna tayo sa lugar ng dahilan ng indulto, kumbatsero. Sa lugar na pinagmulan ng lahat ng problema ng buong mundo. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Kajeri. Dos por dos. May makakausap mo tayo mula mismo sa Russia. Nako. Russia. Russian kaya ito. Delikado ito. Delikado ito. Baka medyo mahirapan tayo dito kung batsero, ha. Kakailanganin ko dito si Henry Uri para mag-translate. Magaling 'yan eh. Lagi nang mamadali 'yan eh. Russian eh. Ito ho'y makakausap natin isang kababayan natin na nandiyan sa Russia. At siya ay pangulo ng United Sikat Silangan in Russia. Ayun. Mukhang samahan ito ng mga kababayan kaya natin dyan. Si Julieta Espejo, nasa Zoom natin na kumbatsero. Julieta, magandang tanghali dyan sa inyo. Welcome sa 2x2, si Ka Jerry at si Ka Tunying ito. Magandang... Ka Jerry, magandang tanghali po. Magandang hapon po. Hapon dito sa atin sa Pilipinas. Si Ka Tunying, Julieta. Kumusta po kayo, Ma'am Juliet? Ka Tunying. Ako nga pala, tinatawag ding Romeo, Ma'am Juliet. Okay naman po kami dito sa akin. Opo. Okay, ma, kumustahin lang po namin yung sitwasyon dyan. Ilan po bang... total na mga Pilipinong nandito yan at kayo po ba regular namang nagkakausap-usap? Embassy po, alam ko na yung last na check ko po na nasa 10,000 na po kami rito. Well, still running po kasi dire-diretso naman ang pagdating ng mga Pinoy dito sa atin nagtatrabaho dito sa Moscow. Well, other and also other part of Russia kasi yung mga iba po na hindi na bibigyan ng oportunidad makapagtrabaho dito sa Moscow. So meron po silang oportunidad sa Sochi, sa Krasnodar, Rostov and other cities po rito sa Russia. Oh, ibig sabihin hanggang ngayon may mga dumarat kahit nag-umpisa na tong digmaan, may mga Pilipino pa ring bumibiyahe papunta diyan sa Russia. So ang sa pagkakaroon, meron pa yung ibang nalalaman na well, during the pandemic, meron pa rin po pa rin po talaga dumarating. Pero well, one month pa lang naman almost yung wala pa naman one month nag-start yung digmaan. So, meron pa rin naman po na nagbumabalik na ibang Filipino galing ng ibang bansa. Or well, say for example, sa Dubai galing or sa Philippines mismo nanggagaling sila. Kumusta po ang buhay-buhay nyo naman dyan ngayon? Ang Russia ay kumbaga nakatitig ang buong mundo sa ginagawa ng Russia. Kayo po ba naman na hindi nadadamay sa hirap ng buhay dyan?
So far naman po dito, mataas lang po, yun, ang apektado lang po talaga kami is yung sa sanction. Pero kung sa kaguluhan po, hindi po wala po kaming nararamdaman dito na merong sumasabog or something like that na mga inaano po na sa mga balita. Kasi well, basically hindi naman po dito talaga ang gera sa amin. Kami po yung nanggegera, parang ganoon po yung ano. So pero totoo yun. Basically yun po yung talagang reality. Kaya lang Ma'am Juliet. Ma'am Juliet, kaya lang ang buong mundo ay umaaray ngayon sa epektong pang-ekonomiya ng nangyayaring yan diyan sa Ukraine. Kami dito sa Pilipinas talagang grabe, bibigyan na nga kami ng mamimigay na nga ng 200 pesos a month ang gobyerno natin dito para sa para sa mga mahihirap. Yung epekto sa buhay, sa ekonomiya ng mga sanctions na binanggit mo, paano kayo naapektuhan diyan yung mga kababayan nating mga Pilipino? Yan, number one po, sa sanction, talagang very much affected kami. Well, kahit na basically, sabi nga namin, well, siguro ngayon, hindi naman natin masyadong ano yung pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So let's just hold the rubles para at least kung magkaroon ng pagbabago, paggalaw, at saka tayo magpadala. Kasi ang, yun din po sinasabi usually ng mga amo namin na you have to wait kasi ngayon may sanction tayo. Ngayon from just imagine, it's from 73 I think. Ngayon 135 per dollar na. Nadoble na. 135. Sobra. Kaya sabi ko nga talagang as in mahihirapan talaga. Mm-hmm. Yung mga ruble ang swerte, yung dollars ang kinikita, pero rubles talagang napakababa. And madodoble, lalo na yung kung meron kang binabayaran sa Pilipinas, pinapadala mo, yun po talaga kami mahihirapan. Mm-hmm. Tapos, yung ngayon po, so far, kahapon, nag-ikot ako, kasi lumabas ako kahapon, nag-ikot ako sa may mga sa mall dito, nagsara na talaga yung mga American Mac, Dior, Jo Malone, Starbucks dito sarado na din, McDonald's, Uniqlo magsasara daw March 20, sabi. So basically talagang totally yung mga American brands dito nahihirapan na kami, kaya yung plus yung mga kaya nag-switch kami ngayon sa Russian brands na alternative, of course, kasi andito na sa amin yun eh. Ano alternative sa McDo? Wala bang Jollibee dyan? Walang Jollibee dito. At saka actually, yung KFC is rustic yan eh. Russian, kumbaga ayaw nilang pumayag Russian na maging KFC. Di ba? Kaya parang American din po yan, di po ba? Kentucky Sanders. Fried Chicken. Si Cornet. Yun. Ano rin siya so far. Pero hindi ko pa kahapon eh, bukas pa naman KFC, tapos hindi naman din siya na working pa rin naman sila. Mm-hmm. Siguro so far magbibigay pa rin ng meron pa rin naman Burger King na alternative dito na pwede namin bilhan ng mga parang fast food. Pero ang mga presyo, ang mga presyo ng bilihin diyan, Ma'am Juliet, malaki na ba itinaas? Ay naku, yun pong pangalaba. Kasi talaga po, pero yung naglalaman ng damit. Paano po kasi ako? Ngayon, yung sa damit po, dati, yung 539 rubles na yung tawag dito, yung per, Ariel, per sil. Ariel or per sil, something like that. Hindi po tayo, Ariel. Ngayon, dati sale yun, 2,439. Ngayon, wala nang discount. Wala kasi 539 na lang siya ang isa. Yun lang kasi, dati talagang promo nila yun, lagi-lagi. 539, ang isang ganon. Sa 14 capsules yun. Ngayon, 539 sale, wala na siyang sale, plus wala ka pang mabili.
Talagang may epekto na talaga. Ang sabi niya, ang sabi nga nung BC ko, sabi nung Vice President ko, sabi niya, wala na daw yung mga sugar kasi 'di ba, ano yan, ini-import din sa ibang lugar from here. So, yung iba talaga na yung mukha. Flour. Yung flour, yung harina, na-clear out na siya dito, oo. Kasi mahilig sila rito talaga sa tinapay eh. Yun ang isa sa ano nila, na kumain ng tinapay, hindi kanin. Pero yung mga ibang, ano, yung mga gumagawa ng plov, ganyan, is Asians, yun, kumakain din sila ng kanin. Tapos ang bigas dito, from 1,700, yung... Ewan ko kung basmati yata yun jasmine rice. 1.7 ang isang sako ng which is 25 kilos. Ngayon, nagtaas na siya 2,500 na daw. Ang laki na itin, yung ano? Presyo ng ano niya. Yes, mataas din po talaga yung pinas. Kasi syempre, lesser. Lesser, of course, lesser yung ano, yung supply. So talaga tataas yung demand. Well, mataas yung demand. So talaga mataas ang presyo. Oo. Miss Juliet, huli na lang, makikibalita na lang kami sa mga rally-rally diyan. May mga nababalita kasi mga rally diyan laban sa panggigera ng Russia sa Ukraine. At meron pa ngang television, isang newscast, napanood mo yung kumbatsero. Merong habang nag-newscast sa state television ng Russia, may nagprotesta, pinakita sa likod ng newscaster yung pagtutol nila sa paglusob sa Ukraine. Kasi dito po sa amin, hindi po talagang, kumbaga, parang before din na ano, sabi nga nila, during the time of Marcos, hindi talaga inaano to hold the panic ng tao. So hindi masyadong napapansin or ipinapakita ng buong buo yung mga yan, yung of course live news po kasi yan nangyari eh, actually. Yung pinapanood niya na sa ano, tawag dito, nagbibigay po siya ng ano talaga ng placard ng yung protesta. Against war, stop the war. Protesta po sa ayun, protesta against dun, para sa maano sa Russians. Pero sa totoo, sa paniniwala, wala ang signal. Matatapos natin din naman po yung yung ano na yan eh. Opo. Hello? Okay, nagpa-fluctuate yung signal. Pero at least nakuha na namin ang inyong mga mensahe, Ma'am Julieta. Bagamat hindi walang gulo diyan, wala kayo sa peligro, pero ang epekto sa inyo ay katulad namin, epekto sa bulsa. Epekto sa ating bulsa. Maraming salamat, Ma'am Julieta. Thank you very much. Thank you sa pagtanggap sa tawag namin. Thank you. Ingat po kayo dyan. Si Ma'am Julieta Espejo, presidente ng United Sikat Silangan in Russia. Jerry Baca at Anthony sa DZR.